At kagaya po ng balitang yan, makakausap natin si Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Office. Sec. Martin, good morning. Good morning, Rhea. Alright, pakilinaw na nga, nag-resign ba si VP Lenny Robredo sa gabinete o tinanggal sa pwesto? Sa gabi po ay nakatanggap tayo ng statement mula sa spokesperson ni Vice President Lenny Robredo na siya ay mag-PPTO ngayong araw. But just like any other official day, ay kailangan natin ng official letter ngayong araw na ito, Rhea, para makumpirma natin na mag-resign nga siya ngayong araw na ito. Pero definitely, yung resignation na yan ay sumunod dahil dun sa text message na ipinadala sa kanya ni Secretary June Evasco, tama ba? That was the last straw according to the letter. Kasi ay inatasa ni Pangulong Duterte si Sap Bongo na wag nang ipa-attend si Vice President Lenny Robredo sa cabinet meeting mamaya. Sa pamagitan po ng telepono ay tinawagan ni Sap Bongo si Executive Secretary Medyo Ortega na siya namang nagbigay ng instruction kay Cabinet Secretary June Evasco. Sec. Martin, bakit? Bakit di na siya pinapadalo ngayong araw? Kasi po, dahil sa irreconcilable differences in policies, yan po ang binanggit ni Secretary June Evasco at yan din po ang binanggit sa akin ni Special Assistant to the President Bongo kagabi nang mabalitaan natin na itinawagan natin aga si Secretary o si Sap Bongo. Mm-hmm. Meron ho ba, reaksyon lang ho, no? Meron ho ba talagang o-plan para tanggalin o agawin umano kay VP Lenny itong pagka-vice-presidente? Yang o-plan na yan ay nanggagaling sa kampo ng Vice President Lenny Robredo at I mean is the statement. Wala po kaming alam sa administrasyon kung merong plano na patalsikin si VP Lenny Robredo. I think that is a speculation coming from the camp of the Vice President. At hindi po trabaho ng administrasyon na magtanggal ng tao, ang trabaho lang po namin ay magpatupad ng mga polisiya para sa reforma na kailangan natin sa bayan natin. Alright, nabanggit na po ni VP Lenny dun sa statement niya yung mga pagkakaiba nila ni Pangulong Duterte, no, sa polisiya, sa mga pananaw, sa panig po ng Malacañang, sa panig naman ni Presidente Duterte. Ano naman yung kanyang pagkakaiba o rason bakit niya hindi na pinapadalo si VP Lenny sa mga cabinet meetings? Pwede ho ba tayo maging particular? Yes, Rhea, the President has been very open to the Vice President na makipagtrabaho sa kanya, pero nakakalungkot lang po ay magkakaiba po ang paano. Sa halimbawa na lamang, yung pinaka-recent na Marcos burial, iba ang paano ni Vice President, iba rin po ang paano ni Presidente. At ganoon din po dun sa war against illegal drugs. Hindi naman tayo nagtataka dahil ang dalawang issue na ito ay nung panahon pa ng alalan ng eleksyon, kampanyahan ay napag-uusapan na ito. Dito po nakatutok ang Pangulo natin at iba naman ang tutok ng Liberal Party. Uh-huh. Pero pag mga cabinet meetings, bukas naman yan talaga sa iba't ibang pananaw eh. Bakit umabot na nagkaroon pa ng utos na wag na siyang dumalo? Kung ganun dapat kalaya ang cabinet meetings natin. Maganda po yung tanong na yan, Rhea. You know, if you're a cabinet member, kasi alam naman natin that you serve at the pleasure of the president. And also, you have to earn the full trust and confidence of the president. And apparently, the order for the vice president to desist. Yeah. So, yeah. Hello? Yeah, Sec. Martin, si Ivan ito. Pursuing your point, is that to say na nagkaroon na ng loss of confidence ang Pangulo kay VP Lenny bilang miyembro ng gabinete? Well, Ivan, I'm putting myself in the shoes of the Vice President being a member of the cabinet. Now, kung ako siguro yung inatasa ng Pangulo na kung ako po nakatanggap siguro ng tawag o text na huwag ka nang umatend ng cabinet, eh siguro automatic na siguro para sa akin o kahit sino man na tanggapin na lamang na wala ng confidence ng Pangulo. Dahil alam mo, Ivan, ang pinaka-highlight po ng
trabaho ng isang cabinet official as far as being a member of the official family is concerned is attending the cabinet meetings, because it is in the cabinet meeting where you get the instructions from the president. Right. Your reaction, Secretary Andanar, may mga ilang dinitalye si Vice President Leni na to the effect na parang it became impossible for her to perform dahil unang-una tinapyas daw yung budget ng HADSI, may mga executive orders that would have made HADSI a more effective agency na hindi pinirmahan ng Pangulo. Your statement on this, sir. Number one, kung ang pag-uusapan po natin ng budget, Ivan, ito ay preparado nung nakarang administrasyon. So it was already submitted to Congress, and the people who prepared the budget for the different agencies are those who served the last administration. Number two, marami ho talagang mga request ang mga departamento na hindi pa nabibigyan ng approval dahil kilala ho ang ating executive secretary as a very detailed man and very meticulous pagdating sa mga executive orders at iba pang mga request ng iba't ibang kalihim. Kasama na ako doon, and it's really a tough job na kailangan tutukan talaga yung bawat EO na request ng isang. So siguro, ang problema siguro ng HUDCC will not be different from the problems of the other departments. At ang kailangan lang ho dito ay persistence. Sec, isa ho sa mga reaksyon na kukuha natin from social media and from elsewhere. Yung hindi man lang daw nabigyan ng due courtesy itong si Vice President Leni, at tinext lang siya, no? Hindi man lang siya tinawagan o kinausap ng personal, that she is being fired from her cabinet post. Alam mo kasi, Ivan, the President communicates to all of us, the cabinet members, through the special assistant to the President, Bongo, or the Executive Secretary, or CABSEC being the head of the cabinet meetings and the cabinet secretaries. Sa amin po ay normal lang ang proseso na yan na ang presidente nagbibigay ng orders through SAP Bongo. Through SMS, hindi ho itatawag, especially something this big. Well, gusto ko sanang sagutin yung tanong mo iba ng diretso, but then again, I'm not so particular if it's SMS na itinawag, kasi wala naman kasi ako dun sa kung nag-SMS ba o nag-voice call. So I really want to be particular on that issue. Okay. Yes, sorry. Secretary, one last point. Yes. Sino na daw ang itatalaga sa HUDCC, Secretary? May shortlist na ba tayo? Magandang tanong yan, Ivan. Siguro number one, ang unahin muna natin ay tatanggapin ba ng Pangulo ang resignation letter, because once the official letter comes in, arrives at the door of the President, ay tatanggapin ba niya? Number two, kung tatanggapin ng Pangulo, ay nasa Pangulo na ho yan kung sinong ilalagay niya po as head of HUDCC. Secretary Martin Andanar, thank you very much. Good morning, sir. Mabuhay po kayo dyan sa unang hindi. Thank you po. Kapapasok lang po ng balitang ito, magbibitiw na raw bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte si Vice President Leni Robredo. Base sa post ni Robredo sa kanyang official Facebook page, nakatanggap daw ng text message mula kay Cabinet Secretary June Evasco Jr. ang kampo ni Robredo na nagsasabing huwag na siyang dumalo sa lahat ng cabinet meeting simula sa December 5. Utos daw ito ng Pangulo na idinaan kay Special Assistant to the President Bongo. Sabi ni Robredo, imposibleng magampanan niya ang kanyang trabaho dahil dito, ihahain daw niya kanyang resignation bukas. Pero patuloy raw niyang susuportahan ang positive initiatives ng administrasyon at tututulan naman ang mga anyay hindi makabubuti sa interes na nakararami. Git niya, hinding-hindi niya hayaang makuha sa kanya ang vice presidency. Wala pang payag ang Malacanang kaugnay nito.